Yon mga ka-idol, so bali ngayon natapos na tayo nag-install ng water pump. So sa pagkakataon nito ay tayo ay mag-test ng leak test. So bali gamit itong radiator pressure tester kit. So bali ito mga ka-idol ay gagamitin natin to para mag-check lang tayo na kung may leaking ba or ano, para lang masigurado natin yung trabaho natin kung nagli-leak ba or mayroon pa bang ibang leak na nagkukos. So bali ito mga ka-idol ay isang radiator pressure tester. Maganda ito na special tools kasi nga marami kang magagamitan ito, katulad ng internal leaking or yung paghahalo ng langis at tubig at saka yung tubig ninghalo sa langis or yung tubig pumunta dun sa oil pan. Matitest mo rin to kung paano. So at saka mayroon ding isa nito yung tubig napunta sa diesel or yung diesel napunta sa tubig or sa coolant. So magagamit mo rin to. Maraming purpose ito na special tools ito. Kung meron kayong pagkakataon na bumili, mag-invest kayo ng ganitong mga tools. Special tools ito mga ka-idol. So bali ito, paano paggamit to? Kumuha lang kayo ng kasukat niya na radiator cap cover kasi ito hindi pa to kumpleto. Mayroon kasi ito nung 28 or 29 na ganito na kasama na yung pump saka yung tester ng ilang degree na ma-open yung thermostat. Mayroon tong ganito. Pero ito basic lang to. Basic na lang na special tools or basic lang na radiator pressure tester. So bali ito malaki ng gamit ito. Ang una-una ay kukuha kayo ng kasukat noon na sa radiator cap cover, tapos mapapump kayo, mapipressure ba. So bali hindi ko maipakita sa inyo kasi nga hindi ito. Meron pang isa. Parang ito. Yun. So yun. So ito yung mga ka-idol. Press mo tapos ikpit. Ayun. Tapos idikit mo lang to. Tapos magpa-pump ka na. So bali hindi ko lang maipakita kasi ako lang mag-isa. Pero hanap tayo ng paraan. Yun. Pump tayo ngayon para malaman kung may pressure pa ba. Diyan mo rin malalaman kung mayroong singaw kasi magbabawas yan. Ngayon magche-check tayo ng by visual. Visual check. So yun mga ka-idol, so bali nasa 10 PCI tayo ngayon. So as soon as pero sa awa naman ng Diyos ay wala tayong leaking ngayon. So hindi tulad ng nakaraan ay dito talaga nagkukos ng leaking. Madami. So bali ngayon ay check natin. Nagle-leaking yun sa may clip. So bali ayusin natin yan. So bali yung clip lang may leaking. So yun din mga ka-idol, malalaman natin kung ano ang nagkukos ng leaking. So bali yung clip pala nagkukos ng leaking ngayon. So papalitan natin yan yung screw. Huwag dito C-clamp. Pangit kasi ito kasi pag once na maano na to talagang magkukos na yan ng
So bali yun lang naman ang nakita kong naging dahilan nagli-leaking. So papalitan natin yan ng presyo. So ayun lang mga ka-idol. So ingat kayo palagi. God bless. So ayun na mga ka-idol. So bali na fix na natin yung kanina 10 PCI lang, ngayon nasa 14. So wala nang nagli-leaking. Natapos na rin ito ay dapit na to. So bali napalitan na natin to ng clip. Yan, bago na yan. Bago na yung clip, bago na rin to. So bali wala nang nagli-leak. So yun, hindi katulad ng kanina 10 PCI. So bali ito ngayon ay wala na. Umabot nga siya ng 14. So hindi naman siya nagbawas. So ibig sabihin wala na nag-leaking sa water pump. So ayun mga ka-idol, so bali yan po ang tamang paggamit ng napakalaking tulong kapag meron kayong special tools tulad ng radiator pressure tester kit. So ayun mga ka-idol, so bali paandarin ko lang muna to para mapainalas na to, para releasing na to siya, tapos ikakarwas ko mamaya. So ingat kayo palagi. God bless.